tayo sa First Corinthians, mga taga-Korinto. Tatagpuan sa Kapitulo 9, ang talata ay 24-27. Sa ito pag-aaral. 9:24-27. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. O, ista kung sakto, para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa inyong takbuhan, marami ang sumasali. Ngunit isa lang ang nananalo. Nauna, siyempre. May nangunguna, may nanguhuli. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpala hindi nagtatagal. Ito ay patungkol sa kabunuhan. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Ano ba yung mayroon gantimpala? Magpakailanman. At makikilid. Kaya nga, may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kumbaga sa isang buksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasan nito. Dahil pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita, sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala ng nasa Diyos. Ganda. Ang liwanag pa ako ng mga masarap. Ang isa palang manlalaro o ang isang atlet, ay matindi ang pagdidisiplina. I see. Lalo na kung halimbawa magre-represent ka ng isang bansa. Hindi po pwedeng magdidisiplina ang sarili mo. Pagka walang gagawin, pwede ka nang uminom, kumain kung anong gusto mo. Hindi pwedeng paisi-isi ka lang na lalabang ka ng gara o takbo eh. Paisi-isi ka lang, wala kang practice. Hindi pwede yun. Practice din na. Ito yung sinasabi natin, sinasabi dito, kaya tayo nagpe-prepare. Limbawa, tayo ay may laban, mayroon tayong gara, mayroon tayong sasalihang, ano. Nandun yung pagpe-prepare natin dahil may hangarin din tayo manalo para makamit ang gantimpala. Pero, sinasabi dito, gantimpala mo lang magpakailanman. Gantimpala magpakailanman, na ito ay yung buhay na sinasabi dito. Dahil, nasabi dito sa huli, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasan. Dito, dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita. Sabihin dito, mga boss, hindi dahil kaya ikaw ay nangangaral, ay kaya ka nangangaral ng banal na salita ng Diyos. Dahil, Parang ipabatid mo, maihatid mo yung magandang pangako. Sabi dito, na nagdudulot ng ganding pala mula sa Diyos. Yun. Pero sa paghahatid ng magandang balita, may kinakailangan pagdidisiplina. Ito yung sinasabi, pwede natin i-apply dito na kapag ka ito ay naghahatid ng balita, dapat yun ay nakikita sa buhay mo. Isa sa buhayan mo din. Ikaw, kapag halimbawa ikaw ay magre-represent ng country dahil ikaw ay manlalaro, dapat yung pamamaraan ng pamumuhay mo ay may disiplina. Oh, may katangian para i-represent mo. Ayun ba yung magre-represent ng anak natin? Nagpapabayaya ka sa sarili. Diba? Para sa pagtiwalaan na. Pero dito kasi ito ang pinag-uusapan dito kasi spiritual na mga bagay. Makalangit ng mga bagay mula sa Diyos. Sabi dito. So ito yung nagbibigay sa atin ng kahulugan na kung paano ating dinidisiplina ang ating sarili sa mga mundong bagay. Halimbawa, hindi tayo nagnanasa ng kung ano para sa ating kanong isasama ng ating katawan. Ganon din, kapag tayo nagnasa ng mga makalangit na bagay,
mga spiritual na bagay. Dapat may disiplina din tayo sa mga spiritual na bagay. Ano yung mga ano disiplina ng spiritual na pang-spiritual na buhay? Ay di ito yung mga kalooban ng Diyos na ipinagkaloob sa amin sa atin para iyon ang ating tugtin, iyon ang ating sundin. At yun dapat sa ating pagsunod sa Diyos, ang resulta dapat ng pagsunod natin sa Diyos ay yung paglalagay natin sa ating sarili sa ilalim ng batas ng Diyos. Mm-hmm. Dahil napaka-importante na kapag kahalimbawa sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay may takot, tayo ay may pagsunod sa Diyos, dapat ang resulta ng ang takot at pagsunod sa Diyos ay nakikita sa ating buhay yung kanyang kalooban. Ano ba yung kanyang kalooban? Ang kalooban niya, sabi ng Biblia, ay kanyang kautusan. Ano yung kautusan ng Diyos? So, doon po mabagsak yung pagdidisiplina natin bilang buhay spiritual. Kasi yung physical, alam na natin yan. Pero ano yung, kumbaga, pagdating naman sa buhay spiritual, anong klaseng disiplina ang kinakailangan natin? So, isang manlalaro, may sinusunod siyang rules and regulation. Mayroon sinusunod siyang disiplina ng health, mm-hmm, ng kalusugan. Ang ating spiritual na buhay, meron din kalusugang spiritual. Ano yung kalusugang spiritual? Salita ng Diyos. Kaya napakaganda na saktong-sakto. So dito, ay dahil tayo ng babay, malayang natin pupuntahan, dapat talaga, kung gusto nating marating, kasi nandipala natin, makarating tayo ng maluwalhati dun, nung maayos dun. Mm-hmm. Yun ang nandipala natin sa atin. Yun naman tayo nag-aaral. Atin may passion lahat. Yes, yes. Lahat. Tama. Pero dati pa na, makakating tayo ito ng maluwalhati at makabalik. Pero siyempre, kung para kayo makakating doon, dapat yung nakaraang sanlinggo ay dapat ay nag-prepare ka dahil alam mong lalakad ka na malayo. Mm-hmm. Diba? Totoo. So, yun ang sinasabi. Ito yung paghahandang makabundog. Pero yung paghahandang spiritual, yung pinapakain natin ng ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Amen. So, ito, para, ang magandang itong sinabi, kasi nga sabi, ito ang masama eh. Nagkakalita ng malita, no? Tapos, bandang huli pala, ay hindi makakamit ang gantimpala. Sabi dito, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ang masasamang pangnanasa. Ito ay maaaring magpatungkol sa pagkain, maaaring magpatungkol sa mga bisyo, at ganoon din, maaaring magpatungkol ito sa mga isipin hindi nakakabuti. Yung mga puro kabulusputan, mga gayon. Kalokohan. Oo, kalokohan. Dahil na, kung ikaw ay nag-share ng salita ng Diyos, dapat talaga ay makita sa iyo yung salita ng Diyos. Dahil pagkatapos ng iyong ipangaral ang magandang balita, ay makakatanggap ka ng gantimbala mula sa Diyos. So, amen. Paalala sa atin, ito ay sakto sa ating ginagawa, sakto sa ating pagbabay, sa ating pag-ehersisyo, at nagbibigay mensahe din para sa ating spiritual na buhay. Kung paano tayo ay dinidisiplina natin ang ating sarili sa makalamang bagay, ganoon din naman ating didisiplinahin ang ating mga sarili sa mga spiritual na bagay. Amen. Lang sa ang yes. Ngayon, so, ibig sabihin, laging practice yun. Oo. Ganon din po sa ating spiritual. Dapat nakikita din sa atin yung mga, kagaya ng sinabi ni Paring Jupit kanina, yung mga karakter ng Panginoon at saka yung kalooban niya ang yan nating sinusunod, hindi yung ating kalooban. Kasi Kuya Agi, makikita yan eh. Sa ating spiritual, kung halimbawa, sabay nga doon sa talata, nag-share ka, hindi mo naman tinutupad, hindi mo rin naman ginagawa, useless. Oh, yung sabi, dinidisiplina ko sa inyo ko. Di ba? Di ba? Share ako, tapos pala, hindi rin makakatan. Di, parang walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sino maniniwala sa'yo? Una sa lahat. Di ba? Ninuloko mo sarili mo, higit sa lahat ang Panginoon.
Diba? So, yun. Napakaganda ng ating pag-aaral ngayong umaga. Wala kayong mga ibang request prayer? Kung wala, tayo muna langin. At bago tayo mag-bite, mga kapatid. O Diyos na aming makapangyarihan, mapagpala sa lahat. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na bago kami mag-bite, nakapag-aral po kami at binigyan niyo po kami ng pribiliho upang saliksikin ang inyong mga banal na salita. Nanawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami may-apply namin sa aming mga buhay at ganun din may share namin sa aming pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakaalam ng inyong pong mga magandang pabalita sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami po ay ihanda sa aming pong pagbabay. Ihanda niyo rin po ang aming pupuntahan. Nanawa, bigyan niyo po kami ng magandang panahon at magandang malusog at malakas na pangangatawan at kami po ay makarating po na malulhati doon sa aming pupuntahan at ikaw po lagi ang siyang naming itataas at pupurihin dahil sa inyo pong kabutihan. Ganun din po, Panginoon, sa aming pong pagbalik, nawa ang inyo pong banal na presensya at gabay ng mga pilinganghel ang siyang mag-ingat po sa amin, makarating po kami ng safe din po sa aming mong sariling mga tahan. Ganun din po ang aming mga mahal sa buhay na pansamantala naming iiwanan ninyo pong iingatan at pagpalain sila ilayo sa anumang uri ng kapamakan at higit sa lahat sa mga virus na kumakalat sa salimutan ito. Ganun din po ang aming mga kapwa siklista, ninyo pong ingatan at pagpalain din sila, Panginoon. Patawa sa amin na gagampag ka sa pagkulang. In Christ name we pray. Amen. 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 Yan mga kamaster, nandito po kami. Saan? Lago di Seyo. Anong oras? Alas 10. Ah, oras tayo nagpandensya. Pwede na naman master, takuhan. Anong oras ka lahat yun? Oo. 7:30 tayo nagpandensya eh. Alas 10 na. Oo, nandito po kami sa Lago di Seyo. Akyat po kami. Diyan. Mandarayan. Dito, sa may Montecrio. Bilis ang ating partensya pala. Ang ating andata. Ang bilis eh. Binanatan nyo ng binanatan eh. Oh, punta kayo dito. Maganda. Ganda nga, oh. Iba daw ang ano dito, ibang lasa ng lago. No. Oh, kami itutubog mamaya diyan, oh. Linaw, oh. Mas malinaw 'to kaysa sa Lago di Como. Siguro malalim agad 'yon. Sa ano? Ano ko diyan? Ini, sang pila, diyan tayo. Bundok. Ang bundok na 'yan. Ito po ang Lago di Seyo. Ayan. Doon. Galing po kami doon. Sa maulap na yon na parte. Milano. Salamat sa Panginoon. Pinanalangin namin kanina na magandang panahon. O yan. Ganda nga ng panahon. Yan pala ang sikreto nyo. Saging. Saging tubig. Ayos na. Kaya malalakas kayo eh. Minimum 35. Natural. Natural na malalakas. Oo. Yan ang protein. Sugar, kompleto na yan eh. Fiber. Ah. Maupo din naman ako at kakain ng saging. O pare, ba? Ah ba? Eh, kung yung malalaspag, hindi kumain. Oh, yan.
Dito tayo. Ha? Dini tayo. Kanan. Sa kanan. Ayan o. Oh, babalik. Ayan, ang lago o. Di kita. Parin Jopet. Ito muna ako, kuya. Bukan ko lang ito. Tingnan natin si Parin Jopet, baka malagkuhan. Ayan o. Ang view. Ayan po ang view. Doon sana kami sa kabila. Ah, diyan na si pare. Din, din, din. Oh, din, dyan. Tanya. Mahirap pagtiwala din sa gagil minsan eh. Saan ka pinapupunta eh? Baldahan ang gusto niya eh. Baldahan ang gusto niya eh. Eh, palibasan, hindi naman siya ang pipidal. May mga maganda lang naman pala ang daan dito. Patag lang parin job. Oo. Oh. Yeah, bye. Mas maganda pang daan na aling ko. Huwag kang sasalid ang maigi. Ciao, ciao. Malalaman natin. Maganda pala ako. Sana nga. Kailangan practice pa rin. So, mahaba na tayo ha. Nasa ano bang Tetris na tayo ha? Tinde? 17? Buti na lang. Madonna. Hindi na baba ng 15. Buti na lang dito. Yan na naman. Matindi na pa rin Jopet.
Meron. 15 na naman. Minimum 12. Torse. Walang napunta, kami lang. Unse. Parang patak, oh. Dalawat kalahati ito. Ha? Dalawat kalahati. Parang guru ah. Eh, kala mo patag 13. Ang gawa lang, oh. Parang Chris, ito na yung sinasabi natin. Hirap. 12 minimum. Takbo lang sa ice 8. Mahirap eh. Oh.
Kamay lang po ang pumupunta. Kaya pala walang dumadaan. Oh, nagkaroon din ng patag. Jeez pa rin. Balik sa 15. Dose. Ito na. Thank you.
Shout out sa Team Edison. Paring Chris. Matindi. 22. Naka 95 kilometers na kami mula Milano. 26 yung uphill, yung bundok na inahon namin. Tapos ang last 3 kilometers pa ganito. 12 hanggang 22. Pendensya. Grabe. Siguro isa't kalahating kilometro pa. Buti na lang di sumama si Palbot. Kung hindi. Yan. Kaya mo yan? Ano yan? Ay, clutch. Okay. Siya yung ga? Uwa, yung ga. Hmm? Bravo, pre. Ha? Bravo. Yan po. Dito po kami sa Monte Creo. Lago de Sio. Po mga kamaster. Hirap pero sulit. Sulit. Sulit na sulit. Tatlong kilometrong muro. Hindi lang. Mga apat siguro yun. Grabe. Pero sulit. Pag nandito ka, oh. Come on. Ganda. Talaga namang bike ko kahit saan. Oh. Para prod. Opa. Kahit saan-saan. Napunta ang mga bike namin. Thanks God. Tsaga lang mga kamaster. Pag may tsaga, magandang view. Sulit. Napod nga lang dito. Kanina pa to.
dumating din kita. Monte Creo. Monte Creo. Yan ang panorama. So light. Yung mga kilometer na muro. Mama mia. Grabe. Ito po ang Lago de Seyo. Lago de Seyo. Grabe ng hihingal ko. Mahirap. Ito din yung isang pinakamahirap na puntahan ko. Maliban sa Capana 2000 at saka yung Repudio Seb. Yan ang mga matitinding ahonin. Muro ay maiksi lang. Pero masyadong mahirap ang Repudio Seb 30. Ganon din yung Capana 2000, 5 kilometer na puro muro. 12 hanggang 20. Eto, 5 kilometro din, may 22. Minimum 12 din. Pero karamihan 15-18. Ha? Iko to. Aring jopet. Woo! Tenga, tenga. Dito po kami sa Monte Creo. Monte Creo, sorry. Ngayon, malapit na po dito yung, hindi ako nagkakamali, doon banda yung San Fermo. San Fermo po yun. Ayan. Ayan. May tore ng Rai. Ito, Rai. Tore pa na ng Rai itong mga ito. Yan, dinanan namin mga kamaster. Pababa na ako. Dito kami sa ito part ng Beragamo pa rin ito, Lago de Seyo. Yung bandarian, yung kabilang bundok, Brescia na. Bagong tuklas na naman. Monte Creo. Ayan po. Lago de Seyo. Kikita nyo. Lago de Seyo po yan. Panjop! Eto na! Ayan o! Monte Creo! Grabe, 190 plus. Ingat ka, bato-bato dyan. 95 mula Milano. Tingnan natin. Hanggang Milano ay, ayan, 97 pala. 27 yung uphill niya. Akyatan. Pero yung last 5 kilometers, talagang muro. 12 hanggang 22. Walang pahinga. Meron pa? Wala na, ito na lang. Gusto mo pa? Parang gusto mo pa eh. Nabiting ka ata eh. Malayo. 97 na pare. Kilometer. Mula Milano. Kulang-kulang na iawan na 200 kilometer. Yan po. Yan. Tayo. Sa Monte Creo. Ayan yung simbahan, oh. Santissima. Ito ma? Ayan yung simbahan na yan. Oh, ayan yung simbahan na yan. Santissima yan. Matagal na yung simbahan dyan. Ito po, mga kamaster. Pare. Pare. Oo, sasabihin mo. May sinasabi. Sabihin mo dun sa mga, kwan? Mga kasama natin. Sa ating mga, sa ating Team Edison. Subukan nyo, kamo. Subukan nyo din mabalda.
Basta tatanda natin, may kasabihan, don't do this at home. Pero kahit balda ka, ayan naman ang panorama, oh. Grabe, sulit. Bagong tuklas na naman. Nakakapailing eh. Ah, pero kita mo naman pare, nakakailing. Pero pag nandito ka sa taas, tanggal ang iling at pagod. Ha? Dito pala makikita yung lago. Kala ko, nawala na eh, natabunan eh. Ay, paano dyan? Tayo sa likod dumaan dyan, oh, sa kabila. Kasi sarado dyan, oh. Sarado dito sa gilid na to eh. Ngayon dyan ang daan natin mamaya. Babaybayin natin yan. Citadella na yan eh. Samo, alam mo kung saan tayo pupunta diyan sa kabila na 'yan, oh. Yan, diyan nandiyan yung Parsanica. Parsanica. Oh, yan, Parsanica. Mababa pala. Ha? Yan, yan, malapit diyan sa may simbahan na 'yan, yung simbahan na malaki na 'yan. Mm-hmm. Diyan sa Parsanica na 'yan, diyan. Pala ang ano, dead end na pala dito. Oh, dead end na pare. Yan na yung Monte Creo. Oh, yan, oh. Pagkita ko diyan, Ray pala ito, tore pala ng Ray, kita mo. Ray. Doon yung malaking mga kanila parabola. Uh-huh. Sa likod Stasyon di Monte Creo. Mamayan pa si paring ano, paring Agi. Ayun na, oh. Lalakad. Ay, hindi pala yan. Hindi siya. Hindi yun. Hindi yan. Hindi, naglalakad eh. Yung nakabike yun na yun. Wala no. Yung kanina, yung natin. Wala po. Halatang mahirap eh, wala pumupunta eh. Alam mo ka pumupunta dito, mountain bike lang. Mountain bike. Mountain bike lang po mga kamaster ang pumupunta dito. Pero kita mo naman ang mga bike namin, no? Kahit saan yan. 22 pa rin yun, yung huli nating inano. Oo. Ay, 22 pa rin. Walang katapusan nga, 22 eh. Buti na lang, may ano, may... Pero malimit yung 22, karamihan 18, 12, 15. Yung 15, madami. Kita mo naman. Mamaya, i-video ko pababa para makita po ang pendensya. Ay, kaso sa kabila na tayo dada. Sa kabila na tayo dada. Pero makikita pa rin ito, rough road. Pero sulit talaga naman. No? Doon sa sunang yan, may nakita ko. Pangit naman ang view. Pangit ang view. Ah, ito. Oh. Eh, tatry natin. Baka magturo na naman si Kuya Agi. Yan o, sunod natin pa rin sa gitna. Mababa lang yan. Magkukon tayo dyan. Magbabangka. Mababarko. Pero mababa lang yan. Oo, oh, mababa lang yan. Kita nyo po. Ilan to, mili? 1,000, 1,000 plus lang. Pero para antasan ah. Eh, paano kasi yung engineer eh? Oo, oh, babaldahin ang pupunta dito eh. Pati mga kotse, hirap na hirap. Tama, pagdating ni Pareng Agi, mamurahin na naman ang engineer. Oo nga. Ay, mga kamaster, guys, hindi po kami nagsasalita po ng mayabang ano, mga kamaster. Ito pong sinasabi po namin ay totoo lang po yan. Para bang pag siguro pag nagsasalita kami, kahit naman ako nakukon ko na parang mayabang akong magsalita, pero totoo po yung sinasabi namin. Hindi ho biro. Hindi po ho. Hindi to talagang biro. Wala pong pero biro. Dahil masaya kaming ginagawa ito, kanya-kanyang trip lang yan. Hinahanap na ng katawan kasi yung mabalda eh. Kasi sanay na po kami mabalda. Hindi na kontento sa malapitan. Hindi na kami hindi na makontento ang mga bike namin sa malapitan at madali. Magre-reklamo yung bike. Magre-reklamo na yung bike eh. Kita mo naman yung mga gulong natin. Matitibay. Grabe. Ah, rough road. Lalaking mga bato dun eh. Kanina. Binilisan ko nga. Ayan na, ayan na, ayan na. Diventalero. Eh? Diventalero. Dubay ke, ay partito lay. Partito da? San fermo? Forse, perché con la luce. Vedi? No, ma c'è. Ah, ok. Perché è chiaro. Scusi, dubay ke partito lay? Adesso te lo dico. Eto, naglakad oh. Matindi rin. Hindi makapaniwala na galing kami ng Milano eh. Kora. Kuya Gay! Uno, dos, grazie. Dal paese sotto qua. Dal paese? Che qua? Paese qua? Fonteno qua sotto. Fonteno? Ma quanti chilometri l'ha fatto? Te lo dico stasera. ma no, adesso, fino qua. Non so, saranno più di 20 penso.
Mamma mia, è lunga camminare. E si fa quel pendio di là? Uh-huh. Ho capito, ma da solo, da solo. Sentieri? Con... Lei no. Sì, sì, sì. Ah, ok. Sì, un po' un pezzo di strada perché sì. Quella che va a San Fermo. Sì, quella è San Fermo, sì, vero. Quella è San Fermo, no? Sì, quelle antenne là. Quella antenna lì. Sta ragione io. Grande. San Fermo io. Che si può fare in bicicletta? Sì, si può ancora, quella di là per andare a San Fermo, sì. C'è una strada. Sì, infatti. Però un pezzo ho saltato. Secondo me facciamo più lungo. Un bosco che non riuscivo a passare perché era forse questo qua, quello lì. Ah, ma sa sabe? Adios. Adios. Sulet. Kita mo naman kuya, oh. Kita mo naman. Kita mo naman ang view. Ah, yang sarap ng bagong saklas. Maganda to kasi kahit siyang katumingin. Open. Open. Walang hindi natatakloban ng... Ito lang natakloban dito lang. Dito lang. Ito kasi yan ang... Kuan ng ray. Oo, oh, hanggang doon lang naman sa may parabola na yan, pare. Hindi mo na masyadong makita. Wala na. Ah, Kuya Ge. Ano masasabi mo? Wala masabay. Grabe. Kuya Neil, ay sayang, hindi kayo sumama. Ano? Paring Chris. Si paring Mario. Tsaka si Bagis P. Bagis Richard. Oh, may vlog din po 'yon. Rich B. Subscribe po kayo at manood kayo sa kanyang channel. Mga ka-master. Ang ganda, oh. Ah, pahinga tayo ng kon kuya. Ha? Mga 10 minutes. Diyan muna, ano? Tayo kakain pa. Kakain pa tayo. Pero ang aga natin. Alas 12 pa lang, eh. Alas 12. Ha? Alauna 15. Alauna 15 na? Alauna. Aba? Kanina doon saan? Kala ko alas 12 pa lang, eh. 12 pasado doon kanina. Yan, punta pa tayo sa may Parsanica. Daanin mo natin ang Parsanica. Daanin na, may mga siguro. Bumalik na yung magkasamang ay. 500 meters pa yon. Bumalik na. Naahon. Yung nakasasakay yung kanina? Hindi, yung makabiklita, yung inagumurhan. Pare, pare yung agi. Yung... Masisisi mong engineer, eh. Walang sisihan. Sayang si Bagis. Gusto kong kunin, baldahin si Bagis, 40. Nakatunog, di sumama. wala nang kwentang muro ngayon. Wala na. Wala nang 5 kilometers ang muro diyan, eh. Wala nang kwentang muro di Surman. Baka sabihin niyo pong nagyayabang kami, ha. I-try niyo po ito para kuan. Ilang muro di Surman yung dinaanan natin? Malam. masubukan po din ninyo. Katotohanan lang po na ang sinasabi namin. Ito po sa Montecreo. Ray. Bawang katotohanan lamang, ho. Bawang katotohanan lang. Pero kahit balda ka, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. May baka naman. May baka naman. Pero pagka ganitong kaganda ang view, kahit ilang muro pa aahunin ko, marating lang. Yan, oh. Ang ganda, mga kamaster, oh. Grabe, sulit. Sulit po ang pagod. Yan. Oh. Ito ang mga kabayo namin. Mga kabayo namin yan. Oh, ito, may merenda muna kami. Bagis, hindi ka sumama. Ako ang nagdala. Kalahati lang, ayokong tapalan ng ano ko, eh. Yung katawan ko, eh. Grazie, pare. Buo. Wala.
Matindi, ang ganda naman dito mga kamaster. Doon, Victor pa tayo doon, oh. Sa gitna niya, oh, no? Sa gitnang yun. Mm-hmm. Yun yun, sa gitnang yun. Dahil yung huling akit na ngayon. Mm-hmm. Ganda. Yun, yung San Fermo. Yung Torre doon. Ay. Ganda. Bus na rin ang aking tubig, eh. Kakainom. Aray. Ito yung pakaliwa dyan. Puntang kaliwa, itong kaliwa dito sa banda rito pa. Papuntang Lobere. Lobere? Oo. Lobere na yun. Papuntang Idolo. Yan. Africa. Mortirolo. Yan. Oh, live tayo mga kamaster. Saan tayo pare? Dito pa rin po kami. Montecreo. Dito nyo naman po, Lago de Seo. Lago de Seo yan. Adono, may chita doon. Dito ano naman. Pangalan? Dito naman sa kabila. Grabe. Bergamo. Chita ng Bergamo yan, sa bandar yan. Ito ang bayad sa aming paghihirap. Oo. Ito nga talaga. Yan ang sinasabing 360 degrees. Oh. Kitang-kita mo lahat. Ganda ng view. Ganda, oh. May bahay dito. Nga, yan sana, oh, pare. Lang, no? Yung mansion na yun, oh. Kahit weekend lang. Kahit weekend lang. Ayan. Shout out lahat ng mga kasama namin. Shut up mga Edison. Shut up daw, shut up. Kaya na lang pumunta, ayaw na namin bumalik dito. Madaming surpresa. Madaming surpresa. Madaming surpresa. Pero sulit. Sulit. Yun ang pinapangako namin, sulit. Bago kayo makarating dito, talagang baldahan. Ayaw eh, ayaw. Ay, ayawan na ang kiyata. Sige po, sa susunod ulit. God bless us all. Uwi na. Uwi na. Yan. Kita nyo naman ang mababaan. Hindi. Mamma mia, 22 pala dito. Negative 22. Kilometer niya medyo rough road, pero hindi lahat ng 1 kilometer ay rough road. Talagang kahit saan. Pababa na yan kuya. Sige. Oo, oh, dan pa tayo ng Parsanica.
ng ahon dito. Ay, katip. 15. Yan. 17, 18, 19 dito. Yan, 23 pa pala parang Jopay. May 23. Matindi. Yan, tinsin na naman. Tin. Ha? Nakakatakot na eh. Nakakatakot pa wala ng freno dito. Kita mo dito 21. Ah, oh, mamiya. Ayan o, 15, 18, 20. Oh, mami, hindi naubos na. Ang haba ng 20 di pala dito. 21 o. Ayan, 20 size. Grabe. May 20 size pa. Tinitignan ko po sa Garmin. Hindi po ako nag-iimbento ng pendensya. Ayan, 20 na naman dito. 23, 24. Malasa nga talaga, 24. Ang haba ng 24. Pero parang wala kanina, ano? Kasi pagod na tayo eh. Parang yung ginawa ni Trotnik kahapon, nagsigsagan eh. Sigsag po kami dito. Ayan, 18. 20 ulit. Kung sinasabi ko yung grade o yung pendensa. Ayan, 19. 19.6, ayan, 15. Haba. 15. Talaga. Ayan ang lago. Ito, 15 pa rin, no? 12. Grabe, haba. Pero kung sa kabila, hanip yung tahan. Andito po kami sa Parsanica, mga kamaster. Yan o. Halimbawa, pare, ang Lago de Sayo. Ang ating pangalaman.
biyahe. Ganda. Ay, lumos ako na hingi ng kuhin siya. Isang linggo may hingi ng kuhin siya. Lowbury, dyan sa bandar yan, master. Part pa rin ng Bergamo yun, Lowbury. Ay, part pa rin ba ng Bergamo yun? Parang boundary na yung Bergamo tsaka Brescia yung Lowbury, ano? Lowbury. Mas ano pa siya eh. Ah, sabihin mo nga. Ha? Ano yung sinasabi niya kanina? Sabihin mo doon sa mga kasama natin. Hmm. Ngayon na, sabihin mo na. Paalam ka na. Hindi na daw sasama sa po sa Montecreo. Si Kuya Gay kasi kan. Kahit maghinanakit daw kayo. Team Edison. Ihingi na doon ng sore. Ihingi ng sore. Balda naman talaga eh. Guys. Ang grabe. Pero sulit oh. Sulit oh. Hanets. Sarap yung magtumambay pa rito. Sarap pa nga eh. Parang ayaw ko pang umalis eh. Ganda. Maganda dun sa kabila pero mas maganda ito. Malaki kasi yung ano. Oh, mas malawak ano. Kaso nga lang di mo lang kita yung tanaw mo yung sa kabila. Ito naman kasi. Kwan lang siya 80 degrees lang ito. Doon sa kabila kasi 360. Yan. Yan ang babaybayin namin. Pauwi hanggang Milano. Video. Video. Yan, tag-iisa kami ng pizza. Nagutom. Laki ng pizza. Nandito kami oh. Dito kami sa Lago. Iseo. Yan. Ang pala oh. Oh. Ganda oh. Ang view. Yan ang view. May pangkina. Asan yung sasakyan mo dyan? Kuya, okay. Yung kabila. Yung kabila. Napagod. Gusto pa. Sarap pa sa pizza. Yeah.